Samantala, mainam ding alternatibo sa karning baboy ang kabute o mushroom. Mura at masustansya kasi ang kabute. Pero paano nga ba ang pagpaparami ng mushroom? Yan ang ibabahagi sa atin ni ABC vlogger at stringer Raymard Gutierrez. Raymard? Salamat, Eva. Isang alternatibo sa karne ang ating natuklasan sa mga eksperto mula sa Bustos, Bulacan. Narito ang report. Noong mga nakaraang araw, ilang alternatibo sa karne ang aking pinakita, kagaya ng tokwa at kuneho na parehas mura ang presyo kaysa sa mga nakagisna natin na karne. Ngayon naman, isang another healthy alternative ang aking natuklasan. Dito sa Barangay Malamig sa Bustos, Bulacan, nakilala ko ang grupo ng mga kabuteros o mushroom growers kung saan pinakita nila sa atin kung papaano ang pagtanim o pagpapatubo ng mga kabute. Dito, nakilala ko si Ricky, dating kapitan ng barangay at ngayon ay presidente ng mga kabuteros. Para po sa amin yung kagaya po na nung natapos yung termil ko sa pagiging kapitan, himana po kaagad ako ng alternatibong pamalit pang hanap buhay. So naisip ko po na ipamalit pang hanap buhay, pang business yung pagkakabute. So sa kabuti po kasi nakita namin yung kaya po tinawag na kabuti ay yung kabutihan. Kabutihan sa negosyo, kabutihan po sa kapaligiran. Una-una po pagka nagkabuti ka, walang chemical o insecticide na pesticide nakasama yan. Kaya very good health po talaga sa kalusugan. Ayon kay Ricky, pwede ring gawing pamalit sa karne ang mga kabuti. At alam nyo bang mas mura ang presyo nito? Sa benepisyo po sa katawan ng tao sa ngayon, makikita nyo po talaga na marami po siyang nabibenepisyon, mga potassium, calcium. Talagang very good po para sa katawan ng tao kasi una-una po wala nga po siyang pesticide dahil organic. So ito pong aming kabute, marami na pong nagagawa. Nagagawa po siyang patty para sa burger, Shanghai, sisig, at saka yung mga tapa. Yun pong mga napakadami kaya pang alternatibo po talaga sa mahal ng karni po ngayon. Ayon din kay Ricky, pinagtibay ng pandemya ang grupo nilang mga kabutero. Nandahil po sa pandemic, at dahil po dun sa lockdown na nangyari, yung aming pong hanap buhay, mas lalo pong pinatibay ng pandemic dahil dun po nakita po namin yung tunay na samahan, yung pong pagkakaisa at saka tulungan. So hindi po matatawaran at hindi po mabibili yung aming pong pinakamagandang samahan sa ngayon. Kaya sa lahat po, in-encourage po namin kayo na bumuo po kayo ng grupo na kagaya po namin. Ipinakita sa atin ng grupo ang proseso sa pagtanim ng kabute. Una ay kailangan natin ng kusot, apog, darak, molasses, brown sugar at tubig. Paghalu-haluin ito hanggang sa maging katamtaman ang kanyang pagkalambot. Pagkatapos ay takpan ng kulambo at hayaang mabulok ng 21 days. Pagkatapos ay ilalagay ito sa maliliit na plastic bag at tsaka ilagay sa steamer. Pagkatapos may steam, palamigin at ilagay na ang punla ng mga kabute at lagyan ng papel. Pagkatapos nito ay ready na siyang ilagay sa growing house para tumubo at pagkatapos ng ilang linggo ay may mapipitas ka ng kabute. Eva, medyo komplikado at maselan ang pagpapatubo ng mga kabute. Kaya kailangan pa ng growing house na talagang selyadong selyado para hindi makapasok ang mga insekto. At kaugnay na balita, bukas ay papakita ko naman sa inyo kung paano po gawin ang mushroom chicharon. Yan ang report mula sa Bustos, Bulacan. Para sa Eagle News, Raymard Gutierrez, we live in interesting times. Sana ay makarating yan dito sa studio, Raymard. Maraming salamat sa iyong report.